And hello guys and welcome back to my YouTube channel mga kapatid. Welcome back dito sa One Talk PH. At ang video na ating bibigyan ng reaction at opinion ngayon mga kababayan ay mula po kay kapatid na sa Iyong Araw YouTube channel. Yung link ng kanyang YouTube channel mga kababayan ay nasa description po ng mismong video na ito. Suportahan po natin si kapatid na sa Iyong Araw YouTube channel. Marami po kayong matututunan sa kanyang mga content mga kababayan. And for today's video guys, ang topic po natin ay patungkol kung paano po yumaman si Pastor Apollo Quiboloy sa pamamagitan lamang ng kanyang itinatag na simbahan noong 1985. Napaka-interesting po nito mga kapatid dahil alam naman natin, no, kung updated kayo sa mga balita ngayon, abay, nasa hot seat po itong si Pastor Apollo Quiboloy. So wag na natin patagalin to, simulan na natin kaagad. Apollo si Quiboloy. Siya ang isang pastor na naging kilala, lalo na nang naging kaibigan niya, ang dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Lalong higit naging kilala siya dahil sinasabi niya na siya raw ang appointed son of God. Ginawala niya akong hinirang niyang anak sapagkat tapat ako sa kanyang mga salita. Before they can come to the Father, they go through me. Every human being. Wala nga yung katotohanan. Ako ang daan at ang buhay. Pag di kayo dumaan sa akin, hindi kayo pupunta sa langit. At pagkatapos ng ito, ay naging katawa-tawa ang pangalang Pastor Apollo Quiboloy sa internet, sa social media, at maging sa publiko. Pinakakalaban ni Carlos. Feeling ko si Quiboloy. Yung nagpaito ng lindol. Nandito din si Quiboloy na kuy-koy. Ngunit noong nire-research ko mga kaibigan ang mga bagay patungkol kay Pastor Apollo Quiboloy, tinitignan ko kung sino nga ba ang pinakamayaman na pastor sa buong mundo. At nagulat ako na si Pastor Apollo Quiboloy ang pinakamayaman na pastor sa buong mundo dahil naglalakihan ang kanyang mga assets. Napakarami niyang mga eskwelahan, universidad sa iba't ibang bansa. Meron din siyang mga private planes na nagkakalaga ng ilang mga milyon na kung ito ay i-estimate ay nakakahalaga ito ng 900 million pesos. Wow. Mayroon din siyang Mercedes-Benz na G-Class na umaabot ng 16.5 million pesos. Ooh. Kingdom na kung ito ay matatapos ay magiging mas malaki pa ito sa Philippine Arena ng Iglesia ni Cristo na umaabot ito ng 13 billion pesos. Alam niyo mga kapatid, pag itong kingdom ni Pastor Apollo Quiboloy, no, pag na fully develop ito at natapos talaga, billion-billion ang pwedeng kitain nito mga kababayan, no, pagka ito po ay inarkilahan ng mga sikat na mga international artist, no? Billion-billion po mga kapatid, magiging passive yung income niya ni Pastor Apollo Quiboloy. At ang nakaka-amaze pa diyan mga kababayan is mag-isa lang sa buhay si Pastor Apollo Quiboloy. No. Kung ikaw nga ba naman, eh marami ka naman pwedeng hugutin diyang mga babae sa ministry mo, bakit ka pa mag-aasawa? 'Di ba? At least yung ganyang style ng pamumuhay mo, eh, iba't ibang babae pwede mong tikman. 'Di ba? May Ukrainian, 'di ba? May Amerikana, may Pilipina, 'di ba? Ang Glory Mountain ni Pastor Apollo Quiboloy ay umaabot ng 1 billion 500 million pesos. Grabe, no? Sunshine Media Network International o SMNI, isa itong television network na ang nagmamay-ari ay walang iba kundi si Pastor Apollo Quiboloy din na nagkakahalaga ng 1 billion 500 million pesos. Where in fact mga kaibigan, si Pastor Apollo Quiboloy ang nagpahiram ng eroplano sa dating Pangulong Duterte. Si Pastor Quiboloy ang nagpahiram po ng eroplano at helicopter kay Duterte noong panahon ng kampanya. At sabi pa ng isang network, si Pastor Apollo Quiboloy daw ay may estimated na net worth na nagkakahalaga ng 160 million US dollars. Grabe. Na kung ito ay i-convert natin sa peso, ay umaabot ito ng 8 billion 687 billion 760,000 pesos. Oo mga kaibigan, ganito kayaman si Pastor Apollo Quiboloy. Kaya naman siguro mga kapatid, no? Pinag-aagawan siya ng mga chicks. Kasi nga, di ba? Ayon kay Pastor Apollo Quiboloy mga kababayan,
eh pinag-interesan lang daw siya nitong mga nag-aakusa sa kanya ng kung ano-anong mga kaso diyan dahil siya daw po ay pinayaman ng Diyos. Yun po yung kanyang sinabi. And siguro mapapaisip ka rin eh, no? Kahit ako mga kapatid, mapapaisip ka rin. Baka nga siguro tama ito si Pastor Apollo Kibuloy. Baka nga siguro, no? Hinahabol talaga siya ng mga taong nag-aakusa sa kanya dahil syempre kung ikaw nga ba naman may ganito kalaking pera sa iyong mga bank accounts, mga kapatid, no? All happy, no? Pati buong angkan mo magiging all happy talaga. 'Di ba? Ngunit ang tanong ay, saan nga ba galing ang kayamanan ni Pastor Apollo Kibuloy? Yon. Ang Kingdom of Jesus Christ ay naitatag noong September 1, 1985, na kung saan nagsimulang mag-preach si Pastor Apollo Kibuloy sa Villamor, Agdao, Davao City, na mayroon lamang siyang 15 members. At dito niya na-receive ang critical responses na siya ay nagkiklaim na siya daw ang appointed son of God. Alam mo, may tanong ako dito eh. Dahil ayon kay Eli Soriano, no, ng namayapang Eli Soriano, eh, ito daw si Kibuloy, mga kapatid, taga Pampanga daw talaga to, no? Hindi po ito taga Davao. So dito sa Davao siya. Baka sa Davao lang niya sinimulan yung kanyang itinayong negosyo, which is yung kanyang simbahan. No? Kasi ayon po kay Eli Soriano, mga kababayan, kasi naging magkaaway din to silang dalawa ni Eli Soriano eh. Dahil nga kine-question siya ni Eli Soriano tungkol dito sa kanyang claim na appointed son of God daw siya. Eh, alam naman natin mga kapatid, no? Sa mga nakakakilala dyan kay ka Eli Soriano, eh, mahilig po yung makipagdebate. Ngayon hinamon siya. At nung hindi niya pinagbigyan si ka Eli Soriano, inilabas ni ka Eli Soriano yung profile niya na hindi po talaga pala siya taga-Kwan, taga-Davao. Taga Pampanga po pala ito talagang si Pastor Apollo Kibuloy. Siguro doon na niya sinimulan yung kanyang monkey business noong mga araw na yon. Oo, inaangkin niya na siya raw ang anak ng Diyos. Ngunit mayroong statement pa si Pastor Apollo Kibuloy na siya raw ang father mismo. O mga kaibigan, na-promote na ang pagsabi ni Pastor Apollo Kibuloy na hindi lamang siya appointed son of God, kundi siya rin ang God the Father. At kung ating makikita, tila baga may behind the scenes ang mga ginagawa ni Pastor Apollo Kibuloy. Siya pala yung God the Father eh. Siya na nga daw yung Son of God. Siya pa yung God the Father. Eh bakit parang wala siyang magawa? Kung siya po talaga yung God the Father, ibig sabihin ng mga kapatid, pag sinabi niya, claim niya na God the Father siya, ibig sabihin Almighty siya. No? Almighty Father siya. Dahil alam naman natin kung sino yung God the Father na tinatawag. Eh bakit parang wala po siyang nagagawa ngayon? Bakit hindi niya gamitin yung kanyang kapangyarihan? Kung totoo siya yung God the Father, bakit hindi niya gamitin yung kanyang kapangyarihan para malampasan niya itong pinagdadaanan niya ngayon? No? Kay Risa Hontiveros pa lang, parang hirap na po siya. Well, anyway guys, no, may katwiran din naman ang kampo ni Pastor Apollo Kibuloy kasi kahit ako mismo mga kapatid, hindi rin ako pabor na sa Senate siya haharap, no. Ito personal ko lang to ha, no. Hindi naman sa kinakampihan natin itong si Pastor Kibuloy, pero para sa akin mga kababayan, no, hindi naman pwede na pag may mga ganitong issue sa Senate haharap, no. Siyempre, meron tayong korte, kaya nga may korte. Magiging practice kasi yan mga kapatid, no, pagka pinagbigyan or pagka halimbawa every time na may mga ganitong kilalang tao na may issue, magiging practice yan na lilitisin muna sila diyan sa Senado bago sila lilitisin sa korte. And ito pa guys, no, ang final na magkakaso sa isang tao kasi is korte, hindi po Senado mga kapatid. Kaya in my own opinion lang, no, hindi naman sa kampi ako dito kay Pastor Apollo Kibuloy. Actually guys, hindi ako pabor dito sa mga pinagagawa niya, no, kung bakit siya umaman. No, hindi talaga ako kwan dyan, no, believe dyan. At para sa akin mga kapatid, that is blasphemy, no, against sa Diyos, no. Pero ganun pa man, bilang isang tao mga kapatid, hindi rin ako pabor na haharap siya sa Senado, no. Kasi ang final na magpaparusa sa tao ay ang desisyon po ng korte, hindi po ang Senado. So, what's the sense
na magpapakita ka pa sa isang hearing na hindi na wala naman diyan yung final na kwan mo eh, final judgment eh diyan sa mga inaakusa sa iyo, no? And hopefully, no, mga kapatid, magkaroon na rin ito ng resolution, no, itong nangyayari ngayon kay Pastor Apollo Quiboloy. Pero ganun pa man, mga kababayan, dapat niyang panagutan once na ma-convict siya doon sa mga inaakusa sa kanyang mga kaso. Dahil totoo, mga kapatid, no, hindi po talaga biro din yung mangmolestya ka at gawin mong sex slave yung mga walang kamuwang-muwang na membro mo sa sinasabi mong simbahan mo, na kung saan ikaw yung nagpapakilalang Diyos, no? God the Father ka pala, ikaw rin pala yung God the Father, eh bakit hindi mo magawang baguhin yung pag-iisip ni Reza Hontiveros na sa diretso ka na sa Korte Elitis, di ba? Ganun lang kasimple yon. Ngayon, kung kayo po ay follower ni Pastor Apollo Quiboloy, pasensya na po kayo, no? Nagbibigay lang po tayo dito ng mga personal nating opinion. At kung ating makikita, hindi ba't nakakatuda na ang pastor na ito ay hindi talaga tunay na propeta, kundi siya ay isang negosyante? Ano sa tingin niyo, mga kaibigan? Well, mga kapatid, nasusulat din naman sa Biblia, no, maging panahon pa ng mga apostol, no, talagang kini-question na yan na itong ang simbahan, no, or itong Diyos, itong pagkakilala natin sa Diyos ay ginagawa na itong negosyo noong mga panahon pa ng mga apostol, mga kapatid, no. Kung pwede ko nga lang ilatag dito yung verse na yan, malalatag ko yan dito, mga kababayan. Anyway, kung may magtatanong kung anong talata yan, ilalatag ko yan dito, mga kapatid. Pero sa totoo lang, nasusulat po talaga sa Biblia na kahit noong panahon ng mga apostol, mga kababayan, ginagawa na po talagang negosyo ang Diyos, no? So no wonder kung bakit may mga ganitong tao tulad kay Pastor Apollo Quiboloy na nag-i-exist sa kasalukuyan, no, na kung saan yumayaman sila, mga kababayan, sa pamamagitan, no, sa pangalan ng Diyos. I-comment mo naman sa ibaba upang malaman ko rin ang iyong kuru-kuru. At balik tayo sa ating katanungan, saan nga ba nagagaling ang kayamanan ni Pastor Apollo Quiboloy? Panglilimos, simple lang naman, Aboloy, ang lahat. Turo sa simbahan na itinatag ni Pastor Apollo Quiboloy. Sinasabi niya na siya ang appointed son of God. Pagkatapos ay ang nag-uobey sa kanya ay pagpapalain at magmamana ng langit na bayan. Ito pa ang mga statement ni Pastor Apollo Quiboloy sa kanyang mga sermon. Atin itong panoorin, mga kaibigan. Pag di kayo dumaan sa akin, hindi kayo pupunta sa langit. At very critical, dahil sinasabi niya na kung hindi dadaan sa kanya ay hindi makakapunta sa langit. Kaya naman nakakatakot, sino ba naman ang ayaw na mapunta sa langit at mapunta sa impyerno? Kaya napaka-crucial ng kanyang mga sinasabi. At sa lahat ng kanyang mga sermon ay makikita nito ang salitang obedience. Atin itong tingnan, mga kaibigan. Keyword yan eh. Oh, I will kill you if you will not obey me. At ang isa at pinaka-fundamental na aral at turo ni Pastor Apollo Quiboloy ay ang pagbibigay ng pananalapi. Ito pa ang mga statement ni Pastor Apollo Quiboloy. It is the tithes. Matigas ako sa pangangaral ng tithes. Hindi ka lang magbigay ng yung tithes, magnanakaw ka na. Pagkatapos magbigay ka ng tithes, tithes, huwag mo na baguhin yon because that is already God's will. Siya na ang nag-decide kung magkano ibibigay mo. Tithes, 10%. Oo, ma. Alam niyo, mga kapatid, tama na may unang sinabi ni Pastor Apollo Quiboloy. Kung pagbabasehan natin ang Biblia, tama yon, no, na pag hindi ka nagbigay ng iyong tithes or ikapo, ay magnanakaw ka na. Pero sa lumang tipan pa po iyon, no. Mababasa niyo yan sa Malakias 3:6, mga kapatid. No, at 3:6 o 3:5, no. Na kung saan tinagtanong ang mga taga-Israelita sa Diyos, sa paanong paraan ka namin pinagnakawan? Sabi ng Diyos, hindi ba pagnanakaw yung hindi pagbibigay ng mga handog at inyong mga ikapo, no? At sinabi ng Diyos yan sa 3:6 na subukin ninyo ako, no, ibigay inyong mga ikapo at bubuksan ko ang langit, no, ng may kasamang pagpapala. Parang ganoon yung statement doon,
No? Pero yan mga kababayan, sa panahon pa po kasi yan, kung pagbabasihan natin, biblical speaking mga kapatid ha, kung biblical terms ang pagbabasihan natin, sa panahon pa po yan, na-enforce pa po ang sampung kautusan. No? Kaya nga lang, syempre, nandyan si Kristo, no? Binigay si Kristo, pinanganak si Kristo para iligtas tayo sa kasalanan, sa ating mga kasalanan, no? At si Kristo na po kasi ang ating kaligtasan ngayon, no? At never na po yung sinabi ni Kristo na magbigay pa rin kayo ng inyong mga ikapo. Bagkos mga kababayan, sinabi po 'yan sa bagong tipan na magbigay ang bawat tao ng ayon sa pasya ng kanilang puso, at hindi rin po sinabi doon na magbigay kayo ng pera. No, kahit anything na pwede niyong i-offer sa Diyos mga kapatid ay tinatanggap po yan ng Diyos, no. Hindi na po enforce or hindi na po sa pilitan ang pagbibigay ng ikapo. Itong mga to mga kababayan, no, ginagamit kasi nila yung tithes na yan para magpayaman, no. Magpapakilala sila, naka-pattern eh, kung tutuusin, naka-pattern eh. Unang-una, nagpakilala siya at nagtayo siya ng simbahan. Pangalawa, nagpakilala siya na siya yung appointed son of God. O syempre, ngayon, malaki na kongregasyon niya. So, lahat naniniwala sa kanya dahil akala nila wholesome ito si Pastor Apollo Kibuloy. No? Hanggang sa naging sunod-sunod na, naging, kumbaga, after niya magpakilala na appointed son of God siya, o siyempre, yung mga tao, natatakot na sa lahat ng mga sinasabi ni Pastor Apollo Kibuloy. Narinig nyo naman kanina, di ba? Pag hindi kayo nagbigay ng tithes, papatayin ko kayo. Di ba? So, siyempre, kung ikaw member at nananampalataya ka na itong si Pastor Apollo Kibuloy ay appointed son of God nga, o di ba? Matatakot ka talaga, baka mapunta ka sa impyerno. Kasi yung kaligtasan na hinahangad mo para sa'yo, nandun kaya Pastor Apollo Kibuloy. Diba? Kaya syempre matatakot ka eh. Gatas na ni Pastor Apollo Kibuloy ngayon itong mga miyembro niya. Na kung saan lahat ng ipag-uutos ng mga kabatid eh susundin talaga ng mga parokyano niya, dahil syempre naniniwala silang lahat na si Pastor Apollo Kibuloy yung may hawak ng kanilang kaligtasan. Eh kung ayon pa kay Pastor Apollo Kibuloy, hawak niya yung remote nung lumindol, di ba? Basic, no? Kung titignan yung mabuti mga kababayan, no? Napaka-pattern po ng kanyang mga ginawa, no? Kung kaya't nag-earn na lang siya ngayon ng billion-billion na pera, no? Dahil nagbunga na po yung kuan niya eh, yung puhunan niya eh, which is yung pagpapakilala niya na appointed son of God siya. Pero kung ako member ni Pastor Apollo Kibuloy, syempre magtataka din ako. Pucha pastor, Risa Hontiveros lang yan, hindi mo ba kaya yan? Sa ano yung powers mo? Di ba, akala ko ba ikaw yung naglalang ng mga tao? Di ba guys? No, kung ikaw may utak na member, no, at nag-iisip ka mabuti, mapapatanong ka eh. Risa Hontiveros lang yung kalaban mo pastor. You are the son of God. Oh, bakit hindi mo parang bumabahag yata yung buntot mo? Oh, bakit natatakot ka na baka ipa shoot to kill ka dyan ng mga taga-US gaya ng kiniklaim niya, no, na may patong na daw yung ulo niya? Bakit ka natatakot? Eh si Jesus Christ nga, pinako nga sa cross hanggang sa namatay siya. Hindi nga siya natakot eh. Bakit ikaw pastor? Diba? Mag-isip kayo, no, kung may nanonood man ditong Kingdom of Jesus Christ. Mag-isip kayo, no. Kung totoo siya yung appointed son of God, eh bakit parang takot at takot si pastor? Diba? Risa Hontiveros lang yan. Call ka lang. No? Call ka lang, pastor. Kaibigan, napakahalaga naman talaga ng salitang tithe sa lahat ng mga simbahan, dahil ito talaga ay biblical principle. Kaya lang, dito na pumapasok ang ibang turo ni Pastor Apollo Kibuloy, dahil may mga kota na kailangan mong init upang sa ganun ay maging karapat-dapat ka sa kingdom ng ating Panginoong Diyos. Diyan pa lang mga kapatid, no? Magtaka na kayo pag kayo ay binigyan ng kota ng inyong pastor. Larong-klaro na yan, no? Na hindi po talaga simbahan yan. Hindi po talaga sa Diyos yun mga kapatid. No? Trabaho lang po ang nagbibigay ng kota. No? Kung ikaw po ay isang sales agent mga kababayan at commission basis yung trabaho mo, di ba? Yun, may kota. Or kung ikaw po ay isang call center agent, no, yan yun. Para makakuha ka po ng kwan, para makakuha ka ng incentive, eh, dapat maabot mo yung quota mo. No? Diyan lang po yan. So sa madaling sabi mga kapatid,
No, business po talaga yung kuha ni Pastor Apollo Kibuloy. Business po talaga yung kanyang itinayong simbahan. No? May kota eh. Biruin mo yon. O pag hindi mo naabot yung kota mo, hindi ka na makakapasok sa Kingdom of God. At ito ay siniwalat ng ilang mga dating kaanib ng Kingdom of Jesus Christ na ipinatayo ni Pastor Apollo Kibuloy. Atin silang panoorin, mga kaibigan. They have given right away a financial offer, you know, like just right away, you know, when I get back, I just baptize and they're giving me like $2,000. At dito nga, nabalita rin sa Rappler ang patungkol kay Pastor Apollo Kibuloy noong December 10, 2021. Root of all evil, Kibuloy Church demands for money, mar followers in death. Kung gusto mo talaga na mapabilang sa Kingdom of Jesus Christ na ikaw ay makakapunta sa langit na bayan, ay kailangan mong maging spiritual worker. Ito pa ang banggit ni Pastor Apollo Kibuloy. Atin siyang pakinggan, mga kaibigan. Towards the end of the events, there is an encouraging message that whoever want to join and become a full-time worker, it's going to be a great calling. This is the best calling of your life because you're going to be serving the best, which is the Lord Jesus Christ. Mga manggagawa sa Espiritu, yung manggagawa, yun ang tatanggap ng reward. Ang reward ay buhay na walang hanggan. Kaya huwag kayong manatiling new convert. Huwag kayong manatiling disciple. Huwag kayong manatiling member. Kailangan maging worker kayo in the spirit. Pagka-worker in the spirit na kayo, anak na kayong tunay ng Diyos na pwedeng pagkatiwalaan din. Hallelujah. Yung style ni Pastor Apollo Kibuloy, para bang tinitrain niya magpiramiding yung kanyang mga membro. No. Ikaw bilang isang akwan, bilang isang member dito, huwag kang manatiling member, mag-recruit ka. No. At yung mga downline mo, pag-recruitin mo rin. No. Basic, 'di ba? Scheme. No. Pyramiding scheme. Iba lang yung nature. No, dahil siyempre simbahan yung ganyang ginamit. Puhunan niya Biblia. No. Klarong-klarong mga kapatid, minamak niya ang Diyos. No. Minamak niya ang Diyos. Teaching pa lang niya puro tithes, no? Manglimos kayo diyan. 'Di ba? Mag-recruit kayo para dumami tayo. 'Di ba? So, ang goal niya talaga dito mga kababayan, magparami ng member. Nang sa ganon, every time na may mga worship sila, no? Mga worship service sila, eh mas marami din yung makuan. Mas marami din yung magbibigay sa kanya ng tithes. Diba? Biruin mo, ikaw po yan. Kung ikaw ay sumasahod ng 20 mil sa loob ng isang buwan, mga kapatid, no? Magkano ang tithes mo nun? Magkano ang 10% ng kuan? Ng 20,000. Ganon yung dapat mong ibigay. No? Kasi ikaw po yan eh. Tithes yan eh. Pag sinabing tithes mga kababayan, that is 10%. No? Yun po yung ibig sabihin ng ikaw po. So, kung ikaw po ay seaman at sumasahod ka ng 100,000 per month, eh magkano yung ikaw po mo kay Pastor Apollo Kibuloy? Diba? Easy money, diba? Ganon yung scheme ng simbahan ni Pastor Apollo Kibuloy. Oo, ang pagiging spiritual worker ay magtatrabaho ka sa kingdom na itinatag ni Pastor Apollo Kibuloy. Magpapanggap ka na estudyante, magpapanggap ka na bulag, pipi, o anumang kapansanan. Pagkatapos ay ikaw ay hihingi ng donasyon sa iba't ibang tao ng Pilipinas. Alam niyo mga kapatid, pag kayo po ay bumabiyahe galing Maynila papuntang Baguio, pagdating ng Tarlac mga babayan, marami kayong mai-encounter ng mga ganitong klaseng mga sinasabi dito sa video. Mga bata 'yan, no, minsan may nanay pa, no. Aakyat po 'yan sila sa mga bus pagdating ng Tarlac, no, tapos manghihingi. Ganun-ganun yung mga sinasabi nila, minsan may papel na ibibigay sa inyo 'yan. Na ganito, self-supporting daw sila, sila lang nagpapaaral ng kanilang mga sarili. 'Di ba? Yan 'yon, mga member ni Pastor Apollo Kibuloy 'yan. Ang iba ay nagpapanggap na estudyante mga kaibigan na nakuhanan pa ng isang babae na dating kaanib ng Kingdom of Jesus Christ. Kinonfronta niya ang isang lalaki na nagtitinda ng mga produkto ng mga pagkain sa isang fast food restaurant. At tinitumpan o rin
mga kaibigan. So, I can tell you how we get a lot of money. Number one, pretend that you are a student. You are a student, you are self-supporting student, and you are doing this for your study, to continue your study. You don't have parents, you don't have family, and yet you are surviving as a student. So they will give you a big chunk of money because they feel terrible. Now, the other thing is, we pretend that we were deaf and mute. So we try to do the sign language pretending that we were deaf and mute. Dati ako ganyan. Dati trabaho ko yan. Dati ako pagkibuloy. Itong trabaho ko, namimigay ng letter sa mga customer sa fast food. Nagtitinda ng kakanin, pastillas. Ganyan din ang trabaho ko. Alam mo, kilala ko yun. Para kay Pastor Kibuloy yan. Then, sa akin kayo. Membro ni Kibuloy nagpalimot sa airport para ibigay kay Kibuloy. E anong ginawa mo dyan? Ha? Anong ginawa mo dyan? Kasi wala nang membro mo na nagbinta ng photo na ko Kibuloy. At kung ating makikita, mga kaibigan, in-interview at kinonpronta si Pastor Apollo Kibuloy ng isang journalist na dumalo pa sa Davao upang tanungin ang mga katanungan na kung bakit napakayaman niya habang ang mga miyembro niya ay sobrang naghihirap. Ito pa atin itong panoorin, mga kaibigan. This may be the most beautiful spot in the Philippines, and it's paid for by people who live on $2 a day. So how do you justify your lifestyle? I mean, your watch could probably feed 100 families for a month. If this is not God's will for me to have this things I have, yeah, you can take it away. It is God's will that we follow. If it is God's will for us to live like this, you know, you can have a broken heart looking at me, but what can you do? At sobrang grabe, no? Kapal ng muka, di ba? Yung mga member niya halos wala nang makain, no? Tapos siya, wala, easy money. No, easy money lang. Tumatanggap ng milyon-milyon linggo-linggo, mga kapatid. No. Magandang negosyo 'yan. No. Kaya ngayon, mga kababayan, ang dami na pong mga sekta na nagsisisulputan. No, dahil siyempre ang simbahan, mga kapatid, 'yan po ay isang napakagandang business. Hindi ko nilalahat, ah, paunawa lang po sa mga sensitibo diyan ng isip, no? Hindi ko po nilalahat, mga kababayan. Pero marami po ang yumayaman, no, dahil sa pagtatayo nila ng simbahan. Ang nakakamangha ang mga kasagutan ni Pastor Apollo Kibuloy patungkol sa mga bagay na ito. At ang katanungan ay, hanggang kailan magiging ganito si Pastor Apollo Kibuloy? Not until nagkaroon ng iba't ibang kaso si Pastor Apollo Kibuloy na may kinalaman sa child trafficking. Hindi lamang child trafficking, kundi sexual trafficking, mga kaibigan, na ito ay isang mabigat na kaso na ipinaparatang kay Pastor Apollo Kibuloy ng United States of America. Wanted na ng FBI sa Amerika ang religious leader na si Pastor Apollo Kibuloy dahil sa pagkakasangkot umano sa sex trafficking, panloloko at pagpupuslit ng pera. At kung ikaw, mga kaibigan, ay kaanib ng Kingdom of Jesus Christ ni Pastor Apollo Kibuloy, ay wala po akong hangarin na kayo ay siraan maging si Pastor Apollo Kibuloy. Atin lamang ipinapakita kung ano ang katotohanan. Ika nga sa John 8 verse 32, at malalaman mo ang katotohanan, at ang katotohanan ang magpapalaya sa iyo. Tama yun. Tunay, mga kaibigan, na hindi kay Pastor Apollo Kibuloy ang susi patungo sa langit na bayan na binabanggit sa Juan 14 verse 6. Sumagot ba ako dito? Juan 14 verse 6. Sumagot si Jesus, "Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko." Mga kaibigan, walang ibang daan kundi ang ating Panginoong Hesus lamang. Tama yun. Na kung ating makikita, hindi si Pastor Apollo Kibuloy ang daan patungo sa langit na bayan, kundi ang ating Panginoong Hesus lamang. Kaya naman, imulat natin ang ating mga mata
sa sinasabi ng banal na kasulatan. Dahil kung hindi natin binabasa ang banal na kasulatan, tayo ay mabubulag na mga pastor na ang kagustuhan lamang ay ang pansarili na kaligayahan. Purihin ang ating Panginoong Diyos at sa... So yun mga kapatid, no? Hanggang dito na lang yung video natin at hopefully mga kababayan, no? Matauhan na po tayo. Ang dami-dami na pong mga mapagsamantalang mga tao ngayon, no? Gagamitin ang Diyos, no, para kumita sila ng pera. 'Di ba? Isang perfect example po itong si Pastor Apollo Quiboloy, mga kapatid, no. Ito, hindi ko naman sa sinisiraan itong si Pastor Apollo Quiboloy, mga kababayan, pero siyempre, hindi naman pwedeng mag-agree ako dito sa kanyang pinagagawa. 'Di ba? Sa pamantayan ko, no, bilang isang tao, bilang isang Kristiyano, mga kapatid, hindi talaga tama yung kanyang ginagawa, mga kababayan. No, ang dami na niyang kinakasangkutan. Oh. Si Jesus Christ ba? Basahin yung Biblia, mga kababayan. Si Jesus Christ ba? Niminsan bang nasangkot sa mga ganitong isyo? No? Noong nabubuhay ba si Kristo sa lupa? May mga kwan ba? May mga ganito bang senaryo na manglimos kayo? Tinuruan, wala kayong mababasa, mga kapatid, sa Biblia na sinabi ni Kristo sa mga apostoles niya na, oh, humayo kayo at manglimos kayo doon. Diba? So, yan ang pinakaiba, mga kapatid, no? Kung inaasa lang natin sa isang tao ang ating kaligtasan. No? Gaya na sabi ko sa iyo nung nauna kong vlog, mga babayan, no? Walang kahit sino ang makakapagsabi ng patungkol sa iyong kaligtasan dahil ikaw lang at ang Diyos ang nakakaalam niyan. No? Wala din sinabi sa Biblia na sumama ka sa kahit anong sekta dyan, no, para ikaw ay maligtas. Ang sabi po ni Apostle Pablo, no, nung tinanong sila, paano kami maliligtas? Ang sabi doon, no, manampalataya kay Kristo. Tanggapin mo si Kristo bilang iyong Panginoon at tagapagligtas, at ikaw at ang iyong pamilya ay maliligtas. Napakalinaw ng mga kapatid, hindi na po binago yan. So technically speaking, walang Pastor Apollo Quiboloy ang makakapagligtas sa'yo. No? Ewan ko lang kung anong klaseng Biblia ang binabasa nyo dyan. No? Or kayo ba ay hinahayaan na magbasa ng Biblia? No? Kasi pag ang isang pastor, mga kapatid, pinagbabawalan kayo magbasa ng Biblia, magtaka na po kayo. No? Itong mga membro ni Pastor Apollo Quiboloy, hindi yata talaga nagbabasa ng Biblia itong mga kababayan. No? Walang sinabi sa Biblia, mga kababayan, na kailangan mo maging tawag nito, ministro, maging elders, no? Kailangan maging tawag nito, maging bishop ka, no, bago mo basahin ang Biblia. Walang sinabi doon sa Biblia, mga kapatid, no. Ang sabi, ang utos pa nga ng Diyos, no? Ipalaganap niyo ang ebanghelyo, spread the good word, the good news, no. Yun ang sabi, 'di ba? Ano yung good news na yon sa kasalukuyan natin, yung Biblia, 'di ba? Nandiyan yung good news sa loob ng Biblia. No, walang sinabing, oy, pumasok ka dito sa sektang to dahil nandito yung tama, no? Ito yung tama. Nandito yung appointed son of God. That's bullshit, mga kapatid. No? Pasensya na po sa mga naniniwala diyan kay Pastor Apollo Quiboloy, no? Hindi po natin binabanatan si Pastor Apollo Quiboloy. No? Hindi ko po siya binabanatan. Ini-express ko lang po ang aking sentimiento, mga kababayan, dahil magkakaiba po kami ng pananampalataya at ito, hindi ko po nire-respeto ang teaching ni Pastor Apollo Quiboloy. Yun po ang totoo dyan, mga kapatid. No? Wala po akong pakialam sa turo niya. No? Ganito lang kasimple yun. Kung siya po talaga ang appointed son of God, baguhin niya yung mga pag-iisip dyan ng mga nagsasampa sa kanya ng kaso. Di ba? Eh bakit nagtatago po ngayon si Pastor Apollo Quiboloy, mga kababayan? Magising na po tayo. No? Wala na po tayo sa panahon ng kupong-kupong. Marami na pong makinarya ngayon, no? Na pag halimbawa ikaw gumawa ka ng isang kasalanan, lalabas at lalabas pa rin 'yan, no? Napakadali nilang mag-imbisiga ngayon, mga kapatid, dahil sa makabagong teknolohiya at makinarya, no? Ganun lang po kasimple 'yan.
Huwag niyong kalimutang i-subscribe ang YouTube channel ng kapatid na sa iyong araw YouTube channel, mga babayan. Yung link nasa description. And of course guys, subscribe niyo na rin ang ating YouTube channel. Hanggang dito na lang. Adios.